Hello! Kamusta naman kayo, guys? Thursday ngayon. Yes, throwback Thursday. 11:30 PM na. So, ang ganap po natin ngayon ay magbabiyahe ako papuntang Batangas. Dapat kanina pa ako aalis, kaso coding po ako ng Thursday. So, ito, ginabi na ako. And mas mabilis kasi yung biyahe sa gabi. So, kailangan kumunta ng Batangas, kaya hindi ako makakapasok tomorrow, which is Friday. So, sa mga naghahanap sa akin ng Friday, wala ako. Kasi may mga kailangan akong ayusin na importanteng bagay. Dapat nga kanina pa, but since coding nga po ako, kailangan bukas. And mga nakaraan naman, may Itbulaga. Tapos may mga ginawa din ako, may rehearsal and all. Busy. So, ito na yung time para magawa ko na yung mga gagawin ko. Hindi na rin po kasi pwede lang Sabado. Kasi kailangan weekdays dahil yung barangay, yung bangko. Basta marami pang kailangan ayusin. So, ano nga ba ang gagawin ko sa Batangas? So, mixed emotions po ako ngayon. Di ko alam kung matutuwa ba ako, maiiyak, malulungkot. Hindi ko talaga maintindihan ko ano yung nafe-feel ko. Pero, siguro dapat matuwa din ako in a way. Kasi kung naaalala niyo po yung vlog ko before nung umuwi ako ng Batangas, parang ang sabi ko doon na ko doon sa vlog na yon na parang balang araw matutubos ko rin yung lupa namin sa Batangas. Yung mga apartment na yan, dati sa amin yan. Pero, sinangla po namin, bumaba ulit ang ekonomiya kasi kailangan mag-abroad ng mami ko. Pinakamalungkot sa lahat, hindi na namin natubos yung mga apartment na yan. Ang natira lang sa amin yun, yung bahay namin sa dulo. Sabi nga nila, ang buhay daw ay parang gulong, di ba? Umiikot lang. Minsan nasa baba, minsan nasa itaas. So, feeling ko ngayon naman, nakapag-ipon na ako ng medyo sapat. Actually, kulang pa. Pero yung unang ipon ko, baka papantubos ko po ng nakasangla namin apartment kasi yun yung kabilin-bilin na ng lolo ko. Yan. Sabi ng lolo ko, sana man lang daw bago siya mawala ay mabawi niya yung lupa niya kasi pinamana pa daw sa kanya yun ng mga nanay at tatay niya at napaka-importante mo sa kanya. So, nakaka-touch naman. Kaya ilalaban natin yan. Ito nga pala yung lolo ko. Ay pa! Siguro kaya emotional kasi parang sa tinagal-tagal ko nag-work, since 12 years old nag-work na ako, wala talaga ako naipon. And hindi ko naman pinagsisisihan na wala ako naipon kasi lahat naman yung tinutulong ko sa family ko. So, napunta naman siya sa magandang bagay. Minsan nga, nagatanong yung mga friends ko na, oh, ang yaman mo na. Kasi iniisip nila, syempre nasa entertainment world ka, akala nila, porket maganda yung aura mo, yung mga damitan mo, parang social ka, akala nila mayaman ka. Pero hindi kasi sa ganun yun. So, akala lang nila, mukha lang ako mayaman. Pero hindi po. Kaya, emotional ako dahil parang mawawala siya sa isang iglap. Pero, happy naman ako na narating ko yun, na ipundar ko yun. Iniisip ko na lang na may mga kapalit naman lahat ng bagay, diba? Tsaka sabi nga nila, kapag maluwag daw yung puso mo sa pagtulong, mas doble yung balik. So, wala namang ibang gagawa pa nito right now, kundi ako lang. And emergency dahil nagmamadali na. Kailangan na nilang maibenta kasi may paggagamitan din sila mahalagang bagay. So, ayun, kaya kailangan ko na umuwi kasi kailangan kong bayaran ng cash. Hindi na makapaghintay, wala ng ilang linggo, wala ng month, so cash talaga. So, sabi ko, shucks! Okay, sige, pikit na pa. Pero, at least step by step, nagagawa natin yung mga pangarap natin, di ba? Isa rin naman yan sa ano ko eh, sa wish list ko eh, na matupad yan. Kaya lang, hindi ko naman akalain na ganito kaaga. So, one down! Yan, matutubos ko na yung lupa namin. Ayan, samahan nyo ako. Kasi, this is the day, this is the moment. Samahan nyo ako papuntang Batangas. So, let's go! Good morning! Sobrang aga pa. Alas 8. As baba na sila, nag-uusap-usap na sila about declaration, munisipyo. At kung anik-anik, wala akong alam sa ganito. Tikit pa yung mata ko. Nagkakatawaran pa yata sila. Pero baka malabo. At pinag-uusapan pa nila yung mga unang gagawin. Hindi pa ako nagbibihis. Ito pa rin yung suot ko mula kagabi. So, kakain muna ako. Gilamos or maliligo kung kaya ko, kung may time pa. Magpapalit ako ng damit. So, balitaan ko kayo, guys, mamaya. Pag nabili natin itong lupa, huwag ka na magloto, ha? Ano? Malaki-laking halaga to. Huwag ka na magtumaya pa. Hindi siya tumataya, nagpapaloto siya. Nagpapataya? Aba, eh, hindi pagkaming urte na taya. Ako sa akin, pakinukuha. Huwag mo na aawayin si mama. Deal! Siya nga nang aaway siya aking galit na. Ito na po, papunta na po tayo ngayon ng munisipyo. Mag-check ng mga papers. Napaka-importante niyan. And, aayos. This is the moment na malalagasan na tayo.
Pero okay lang. Ganun talaga. Okay, so kakatapos ko lang pong kumuha ng sedula. Ito yung una kong ginawa. And then, papasok na kami sa loob. Hindi ko alam kung ano yung next. First time ko to. Okay, so naghihintay po kami ngayon dito sa labas. Habang inaayos nila sa loob. Malamig kasi dun sa loob eh. Kaya dito muna kami maghihintay. Ay, papunta yung mga assessor's office ha. Nakapinig. Laging napipinig. Okay. Okay, so andito na po kami ngayon sa office of the city mayor. Anong gagawin dito? Hindi ko alam. Ano pong gagawin? Pipirma? Magbabayaran daw na. Processing po ngayon ng tax deck and certification. So, balitaan ko na lang kayo later. Papa, konting oras na lang hihintayin mo. Mababasa yun na din. Okay, so tapos na po kami dito sa munisipyo. Nagpirmahan na. So, ang gagawin na ngayon ay magbabayaran na. Tara ako ng bangko ngayon, guys. Okay, so andito na po kami ngayon sa bahay. So, pa. Ano na feel mo ngayon? Yeah. Nahawak na natin. Ang apartment mo ulit. Awan ng Diyos. Masaya ka? Masaya na. Dreams are my reality. Gaano kasaya? 1 to 10. Gaano kasaya? Mapakasaya na at nabayaran na. Ako, tanungin mo kung masaya ba ako? Ang sakit ng bulas ako. Ang sakit ng dibdib ko. Hindi, pero ganun talaga. Kasi pangarap po ni Papa, ito na po yung apartment namin. O, yan, pagpasok. Dati wala talagang space and walang kahit na ano. Pero ngayon, apartment na siya lahat. Dati kasi ang pangarap niya, sabi niya, kahit isa lang daw sa mga apo niya, eh makatubo. Sabi niya, pangarap ko, kahit isa lang man lang sa mga apo ko, ganyan-ganyan. O, ayun, finally, natupad na. So, happy ka? Happy na. Happy ka na. Huwag nang tatayan ng loto, ha? Okay, so ayan, papasok na kami. Makakaligo na rin ako sa wakas. Liligo na po tayo at wala pa akong kain, wala pang ligo. 17 to 5. Eh. Ano yun pa? Tumaya ka na naman? Ha? Okay, so ayan, pakita ko lang sa inyo. Medyo masikip na po, pasensya na. Ayan. Yan yung mga apartment. Una muna yung apartment bago po makarating sa bahay namin eh. So, ayan. Ang aming tagpi-tagping bahay na dati ay kubo lang. Jaren! Naba, nagkaroon na kami ng wallpaper. Meron na kami wallpaper, nakaka-LL. Yes! So ayun na nga guys, tambay-tambay muna ako dito sa may dike. Sa likod ko, eskwelahan yan. Habang naghihintay po ko ng nilulutong pagkain ni Mama kasi gutom na ako. Pero, ayun nga, bago ko tapusin ang vlog na to, ito na, papakita ko lang, finally! Eh, ito na po yung mga papeles na naibalik na po sa amin yung sinangla. Dati, nasaktan namin to ng mga 500,000. Pero ngayon, doble na po siya kasi siguro dahil matagal na rin naman na panahon, 10 years na nakalipas. And dati, hindi na namin naiisip na parang makukuha pa ba natin to or what, ano ba mangyayari. Kasi syempre, mahirap lang kami dati eh. Well, until ngayon naman, nagkapera lang kahit konti, nakaipon-ipon ako. So, yun nga, iniisip namin dati, baka hanggang doon na lang talaga. Pero, sabi nga nila, pag may gustong-gusto ka talagang isang bagay, huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi minsan, hindi naman agad-agad yan ibibigay. Minsan, after so many years pa, bago mo matupad yung mga gusto mong mangyari, hindi ko rin na-expect na makakaipon ako kahit paano. At ito yung una kong magagawa na matutusin mo pa ni Papa. Happy kasi at least, di ba, may napuntahan yung pera mo. And happy na ibigay ko yung pangarap ng lolo ko na balang araw, isa sa mga apo niya yung makakatubos. Pero at the same time, medyo sad din. Kasi magsa-start over ako, start from zero again. Pero tiwala lang,
maging positive tayo. Sabi ko nga dati, pag medyo na-feel ko yung kalungkutan, tinatatak ko sa utak ko dati na sabi ko, di bali magka-problema ka financially. Kasi kapag health ang bumanat, medyo mahirap eh. Kasi, di ba wala kang kasiguruduhan kung ano mangyari, kung gagaling ka pa, tapos mahihirapan ka pa mentally, emotionally, physically, financially din, kumbaga mas saklaw niya lahat. Pero pag financially, medyo baka kaya mong gawan pa ng paraan. Di rapid lang, at least yun na lang muna yung problema natin ngayon. Kaya guys, bumili kayo ng ticket sa concert. Manood kayo ng concert, please. So yun, ang next naman na pag-iipunan ko ay makabili naman ako ng bahay. Kasi di naman ako dito titira sa Patangas. And siguro naman, ibibless naman ako, di ba? Hi, so wish ko lang for myself, sana one day, medyo makapagpahinga na ako sa pagtatrabaho and makaipon na talaga ako ng sapat. Yung alam niyo, medyo enjoy-enjoy ka na lang kasi sobrang tagal ko na rin naman na nag-work since bata pa ako. So, deserve ko din naman na magpahinga, ganun. So, sana dumating na yung panahon na yun kapag medyo mas nakaipon-ipon na tayo, diba? So, yun, work hard ang masasabi ko sa mga may gustong i-achieve, may mga goals sa buhay, may gustong marating. Maniwala ka lang, huwag na huwag kang titigil. Huwag mo laging bibigyan ng period. Pulubi tayo ngayon, kaya okay lang yan. Be positive pa rin and smile pa rin. Hindi naman masyadong halata eh, no? Mukha akong mayaman eh. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and please support me guys. And of course, thank you po sa lahat ng mga naniniwala, sa lahat ng pagmamahal niyong lahat. Dream, believe, survive. So yun na, paalam na po guys. Thank you for watching this vlog. Bye-bye! Manlilibre po si Papa ng halo-halo. Sige, magpapahalo-halo si Papa. Taray, pa-party, oh. Masayang masaya, oh. Oh, ayos. Oh, next, yung ipin naman ni Papa. Sige pa, halo-halo. Sobrang init po dito, eh. Formadong-formado. Sige na, guys. Bye-bye.